magsitayo po tayong lahat. Thank you.
pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayong lahat ay tinipon ng Diyos upang ipagdiwang ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Si Kristo na kataas-taas ang pari na nag-aalay ng ating mga panalangin at pasasalamat sa Ama. Samahan niyo po ako kasama ng aking mga kapatid na pari na magpasalamat sa Panginoon sa biyaya ng buhay, ng pagpapari at paglilingkod. Bagamat hindi kami karapat-dapat, kami tinawag niya at pinili. Kaya't sama-sama po tayong buksan ang ating puso sa awa at biyaya ng Diyos. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Bye.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang banal na Diyos na sa aking humirang upang sa pagkapari ni Kristo ako'y makatambal kailanman at bagaman di marapat ako ay mahanay sa naglilingkod sa iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ako'y makapagturo ng mabuting balita sa tanan nang may kasipagan at kapakumbabaan at makaganap sa pag-aain ng banal na pakikinabang nang may tapat na kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya, kailangang wala siyang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangang din siya'y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Hindi gahaman sa salapi, kailangang siya'y mahusay mamahala sa sariling sambayanan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi niya kayang pamahalaan? Kailangang siya'y matagal nang nananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng Diablo. Kailangan ding siya'y iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangang sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila at makitang matapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi mapanirang puri, kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Poon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali, walang kapintasan. Kailan ka kaya darating, sa akit ako'y lalapitan? Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masama ay di ko tutulutan. Ang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa sa aking palasyo, ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat, ay tutulutan ko na maglingkod sila. Magsitayo po ang lahat. Oh,
sumain niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng isang kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta, nilingap ng Diyos ang kanyang bayan, at kumalat sa buong Hodeya at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo muna ang lahat. Your Excellencies, the Reverend Fathers, brothers and sisters in consecrated life, brothers and sisters by baptism. Hindi po ako naniniwala sa manghuhula katulad ng nasa labas ng simbahan ng Quiapo. Pero naniniwala po ako sa tadhana. Naniniwala ako sa tadhana na ang ibig sabihin ay bago pa natin mabatid, ay matagal nang naitakda ng Diyos. Naniniwala ako sa tadhana na nang binyagan ng noon ay Father Ramon Arguelles, ang Rufino Sescon Jr., ay alam na ng Diyos, bagamat hindi natin alam, na siya ay magiging pari at magiging rektor at kura paroko ng Quiapo. Ang tawag po doon ay tadhana. Subalit sa paglipas ng panahon, nakikita natin na hindi naman pala kagulat-gulat sapagkat sa loob ng kanyang pangalang tinanggap ng binyagan ay naroon at nakaguhit ang tadhana na itinakda ng Diyos. Ang pangalan po ni Father June ay Rufino kasi si Daddy Rufing ay junior ng kanyang tatay. Ang Rufino po ay galing sa Rufus at ang Rufus ay Old Italian para sa red, para sa pula. Sa katunayan, sa Old Testament, yun pong sinabing salita tungkol kay Haring David nung siya'y bata pa, "He was ruddy and handsome to behold." Ang ibig sabihin po ng ruddy and handsome ay gwapo na mamula-mula ang pisngi. Ganoon ang description kay Haring David. At si Father June,
Ang pangalan niya ay Rufino. Nagaling sa Rufus, nagaling sa pula, nagaling sa mamula-mula. Di natin nakita na si Father June ay nag-aral sa Letran na Dugong Arriba. At pagkatapos ay nag-aral sa San Carlos, daladala ang pula ng Cardinal ng Milan na Carlos Borromeo. At pagkatapos ay tumira sa Villa San Miguel at pula ang kulay namin sa Villa San Miguel sapagkat kardinal ang nakatira doon. At pagkatapos ng manghabang panahon sa Villa San Miguel ay naririto sa Quiapo, pula pa rin ang damit ng Nazareno at pula pa rin ang kulay ng Chinatown. Ang pula ay mahalaga sapagkat ang pula para sa Chinatown ay prosperity, swerte. Subalit bago naging swerte ang pula ay kulay ng pagmamahal ng Diyos sapagkat pula ang dugo na ibinuhos ni Jesus para sa ating kaligtasan. At pula rin ang apoy na tinanggap ng mga alagad noong araw ng Pentecostes. Daladala ni Father June sa kanyang sariling pangalan yung Rufus, yung Red, yung Ruddy, mamula-mula sapagkat itinakda ng Diyos na ang kanyang buhay ay pula. Subalit, binigyan siya ng pangalan ni Daddy na Junior. Ang Junior ay anak ni Rufino. Ilang ang ibig sabihin. Pero noong September 19, 25 years ago, nabago ang pangalan ni Father June sapagkat hindi na siya Rufino Junior, naging Jesus Junior, naging Jesus Christ Junior sapagkat binago ng Panginoon ang DNA ng anak ng anak ni Daddy Rufing, binago at ginawang DNA ni Jesus ang dakilang pari. At iyon ang ipinagdiriwang natin, na hindi lamang siya dinamitan ng bagong damit ng pari 25 years ago. Hindi lamang basta pwede na siyang magsabi ng mga salita ng pari, kundi sa kaloob-looban, sa kaibuturan ng kanyang puso, sa kanyang kaluluwa, ay binago ng Diyos ang kanyang pagkatao at ginawa siyang pari at ang kanyang pagkapari ay magpakailanman. May pula sa kasaysayan ni Father June. At junior siya, hindi na ni Daddy, kundi ng ating Panginoong Jesus. Subalit, ano yung sinasabi ng Sescon? Mayroon din pong sinasabi ang Sescon. Sapagkat yung Sescon ay galing sa sexton. Ang sexton ay sexagon. Ang sexagon ay anim na guhit para gumawa ng isang hugis. Sexagon o kaya hexagon is a geometric figure with six sides. Ano ang kahulugan ng six para kay Father June? Di ba? Kailan ginawa ang tao? On the sixth day. Ang ibig sabihin, pagkatapos ng sixth day, dumating ang araw ng Panginoon. At balikan natin ang Ebanghelyo ni San Juan, ilang tapayang bato ang nilagyan ng tubig na naging alak. There were six stone water jars. Six. Hindi ho 666. Iba yon. Pero yung six ay prelude to seven. Yung six ay prelude to the Lord's Day. Yung six stone water jars ay prelude to a great miracle about to unfold. Ang ibig sabihin, daladala ni Father June sa kanyang pagkatao na
siya ay tagapaghanda lamang sa pagdating ng Lord's Day. Na siya ay tagapagdala lamang ng tubig at sa salita ng Diyos, ang tubig sa anim na tapayan ay magiging alak para sa kasalan. Ito ang tadhana. Tadhana na isinilang siya bilang pula. Pula ng Espiritu Santo, pula ng dugo ng pagmamahal, at pula ng swerte sa mga Chinoy. Ito yung kanyang daladala. Dati junior ng kanyang tatay, ngayon ay junior na ng Panginoon. Ito ang kanyang daladala, anim, six sa kanyang pangalan. Sapagkat sa sixth day, hinatid tayo sa Lord's Day. Sapagkat sa six stone water jars, ay hinatid tayo sa six jars of overflowing wine. Bakit ko inilalahad sa inyo ang tadhana na sa wari ko ay isinulat ng Diyos simula't simula pa ang panahon? Kasi po, habang nagpapasalamat si Father June sa kanyang pagkapari, hindi ba kung tutuusin, lahat naman tayo pwedeng bigyan ng pangalang Rufino Sescon Jr. Na tayong lahat ay sinilang mula sa dugo ng tagilirang sinibat ng Panginoon, sinibat ng sundalo, sinibat sa tagiliran ng Panginoon. Di ba tayong lahat ay sinilang mula sa pulang apoy ng Espiritu Santo? At tayo namang lahat, kung mayroon tayong pula na pag-asenso at pag-unlad, ay dahil din sa awa ng Diyos. At hindi lamang junior si Father June dahil siya'y pare, sapagkat tayong lahat ay alter Christus din sapagkat tayo ay bininyagan. At tayong lahat, kahit anong gawin natin, hindi tayo magiging pito, sapagkat kulang tayo palagi sa pagiging pito, sapagkat tayong lahat ay nangangailangan ng pangpito ang Diyos. Na tayong lahat ay nangangailangan ng pangpito, tubig lang ang kaya nating gawin, subalit alak ang kayang gawing himala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kwentong buhay ni Father June bilang pari ay kwentong buhay din para sa ating lahat. At minamahal na Father June, salamat sa pula ng dugong handog mo sa Panginoon. Salamat sa pula ng pag-ibig mo sa Diyos, sa bayan at sa simbahan. Salamat sa pula sa pagiging pastol, kapatid ng bayan ng Diyos dito sa Quiapo, dito sa Chinatown. Salamat sa iyong pagtanggap na palitan ng Diyos ang iyong pagkatao upang si Kristo na ang kikilos sa iyo at hindi na ang anak ng iyong mga magulang. Salamat sa pagiging anim para sa amin, sapagkat sa pagiging anim mo, alam namin, darating at darating ang pampito, ang araw ng Panginoon, ang pagbabago ng tubig upang maging alak, sapagkat marami pang himala ang naghihintay dahil sa iyong pagkapari. Father June, maraming salamat. Hihintayin namin ang marami pang taon ng paglilingkod at sana tuwing maaalala ka namin, maaalala din namin na kami man ay pula. Maaalala namin na kami man ay junior lamang ng Diyos. Maaalala namin na kaming lahat ay tagapaghanda sa pangpitong araw, ang araw ng Panginoon. Father June, maraming salamat. Yakapin ka ng Panginoong Diyos at wag nawang mawalay ka sa kanyang mahigpit na yakap. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, pasalamatan nating lahat ang Ama para sa biyaya ng pagkapari na ibinahagi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol
at sa atin na kanyang tinawag na makaparing paglilingkod sa kanyang simbahan. Ang ating tugon, luwalhati at papuri sa iyo, Panginoon. Luwalhati at papuri sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, Ama, at idinarangal, sapagkat naging tapat ka sa iyong pangako na pagkakalooban ng iyong simbahan ng mga pastol na katulad mo. Idinadalangin namin ang lahat ng mga pari, lalo na para kay Reverend Father Rufino Sescon Jr. upang patuloy silang maging tapat sa pagmamahal at paglilingkod sa simbahan. Manalangin tayo. Luwalhati at papuri sa iyo, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, Ama, para sa iyong kaloob na si Jesucristo, ang guro, pari at pastol, ngayon aming ipinagdarasal ang lahat ng mga pari. Patuloy nawa silang maging tapat at maaasahan sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo at sa pagpapanatiling buo at walang sira ng sisidla ng pananampalataya na ipinagkaloob ng mga pastol at ipinahayag ng buong simbahan sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Luwalhati at papuri sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, Ama, at idinarangal sa pamamagitan ni Jesucristo, ang tunay na pastol. Pinagdarasal namin ang lahat ng pastol ng bayan ng Diyos upang maging mga tapat silang amang nag-aalaga sa iyong bayan. Lumagunawa silang kalarawan ni Jesus, ang mabuting pastol na naghahanap sa mga tupang naliligaw upang tipunin sila sa kawan. Manalangin tayo. Luwalhati at papuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama, para sa iyong kaloob na si Jesus, ang punong pari. Ipinagdarasal din namin na ang lahat ng mga pari ay mapatatag sa kanilang paggabay sa iyong sambayanan sa landas ng kaligtasan. Patuloy nawa at walang tigil nilang ipanalangin ang iyong bayan at tuparin ang kanilang mga tungkulin ng may sigasig at pagtatalaga. Manalangin tayo. Luwalhati at papuri sa iyo, Panginoon. Mapagmahal mo kaming masdan, Ama, na iyong hinirang bilang iyong mga lingkod. Maging kalugod-lugod nawa ang aming mga buhay sa iyo. Ilapit mo kaming lagi sa iyo. Sa tulong ng iyong grasya, gawin mo kaming sinag ng iyong liwanag, instrumento ng iyong espiritu ng kapayapaan, at isang karugtong sa iyong sambayanan ng mapagmahal na presensya ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kipag-ibayo ng paglilingkod namin sa iyo, iniahain namin ang mga alay na ito upang ang ipinagkaloob mo sa kabila ng kaabahan ko ay buong pagkamaawaing maitaguyod mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sayo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo. Sa puso at pagkakuhan, kami nagulat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, Jose na aming Obispo, ang lupo ng mga Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na himlay, lalo na si Jaime Sin, Concepcion, Rosario at Lolita, na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo kayo patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan, pagindapating kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, na ang kabiyakan po siya sa Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri si karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat ay tinadhanang mahalin ng Diyos at iligtas ni Jesus dahil tayo'y tinadhanang maging mga anak ng Diyos. Kaya sama-sama tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa Langit. Song.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas, ang kataas-taasang pari, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mamahal, ngunit
Bye.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba sa ngalan mo ay utang na loob kong tinatanaw ang pagkakalo mo sa akin ng pagkaparing banal. Kaya't sa pagganap sa pag-aing ipinagdiwang, ang iyonawang abang lingkod ay maging katambal ng inialay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magandang tanghali po sa inyong lahat at tayong lahat ay tinipon ng ating Panginoon Diyos upang ipagdiwang ang kanyang pag-ibig at awa sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Siya po ang nag-imbita sa ating lahat. Siya po ang dahilan kaya tayo naririto lahat.
Kaya't bigyan po natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ibig po naming makita si Jesus. Sa darating na Enero, ito po ang tema sa kapistahan ng Nazareno 2024. Ibig naming makita si Jesus. Napagtanto ko po na ito din ang pinakamalalim na hangarin ko at ng bawat isa sa atin sa buhay. Salamat sa butihing Panginoon. Ibinigay ako sa isang tahanang pinaranas sa akin ang kanyang pag-ibig at aruga. Maraming salamat, Daddy, Kuya Jojo, Ate Neri, at sa mga namayapang mahal namin sa buhay. Mami, Tita Rose, Tita Lita, Tatang at Inang. Sa aking unang pagsulyap sa mundo, ipinakita nila sa akin ang mapagkalingang mukha ni Jesus. Lagi ninyo akong inuunawa, tahimik kayong sumusuporta, at laging nasa isang tabi lamang kahit hindi ko masuklian ng inyong pagmamahal dahil wala na akong halos oras para sa inyo. Salamat at lagi kayong naririyan. Kayong pamilya ko ang unang mukha ni Jesus sa aking buhay. Thank you, Daddy, Kuya, and Ate. Salamat sa butihing Panginoon na sa aking paglaki at paghuhubog, natunghayan ko ang kanyang matimtimang paggabay. Sa San Rafael Balut, San Jose at Nuestra Señora de los Remedios sa Navotas, sa Coleo de San Juan de Letran de Manila at Seminaryo ni San Carlos. Salamat sa butihing Panginoon. Nakita ko ang kanyang kabutihan at kasiglahan sa mga pamayanang tumanggap sa akin at naglingkod kasama ko. Sacred Heart of Jesus Santa Mesa noong ako'y diakono at bilang pari sa Villa San Miguel, Santo Niño de Paz Greenbelt Chapel, Mary Mother of Hope Landmark Chapel, sa aking mga naging kalakbay sa Liturgical Commission, Youth Ministry, Chancery, at ngayon sa Lay Force at Council of the Laity. Naging salamin po kayo ni Kristo sa aking pagkapari. At ngayon, dito sa Quiapo, maraming salamat MBBN family at lahat ng kasapi ng mga ministries at organizations sa mga Hijos del Nazareno, sa Sisters of the Holy Face of Jesus. Mula nang ako'y dumating, isang taon na ang nakalipas, araw-araw nakikita ko si Jesus sa inyo. Nakikita ko din si Jesus lalo na sa mga napakaraming marubdob na mga deboto na walang sawang pumupunta dito sa ating dambana. Araw at gabi, umulan man o umaraw, ipinakita din sa akin ang nagdurusang mukha ng Panginoon sa mga dukha at nangangailangan na nagpapaalala sa akin magmahal katulad ni Jesus. Salamat sa butihing Panginoon. Ipinaramdam niya sa akin ang malasakit at pakikipagkaibigan sa pamamagitan ng mga kapatid kumpari, lalo na ang mga kasama natin ngayon. Dear Fathers, ang inyo pong presensya ay nakatataba ng aking puso at alam ko ang inyong pagdalo ay sagisag ng inyong pagsuporta at panalangin sa akin. At tatanawin ko pong utang na loob at hindi ko po kalilimutan ang inyong pagdalo sa araw na ito at pakikibahagi sa aking pasasalamat. Kasama ko pong nagpapasalamat sa Panginoon sa biyaya ng pagkapari sa nakalipas na 25 taon. Sina Father Wilmer Rosario, Father Mark Munda, Father Val Rodriguez, Father Orlin Ordonia, Father Dave Concepcion, Monsignor Nolike, Father Bert Fabilio,
nakasama ko lahat ngayon sa altar. Kaming lahat, kaming mga pari, hindi karapat-dapat, pero kinaawaan at binayaan kami ng Diyos dahil lubha siyang mabuti. Salamat po, dear fathers. Palakpakan po natin ang mga pari. Salamat sa butihing Panginoon na sa aking paglalakbay pananampalataya, nagsugo siya ng mga ama at kuyang kalakbay. Arsobispo Ramon Arguelles, na siyang unang naggawad ng biyayang pagpapabanal noong binyagan niya ako sa San Jose at patuloy na saksi ng ako'y ordinahang pari magpang hanggang ngayon. Obispo Antonio Tobias, Obispo Miley Hubert Vergara, Obispo Elmer Mangalinaw, Obispo Leopoldo Hausian, na nariyan tuwina bilang inspirasyon at huwaran bilang pastol ni Kristo. Saan man sila naroroon, ipinararamdam nila ang kanilang pagmamahal bilang kuya at kapatid. Obispo Teodoro Bacani, na tinitingala ko na mula po nung high school pa ako sa Letran, at ngayon kasakasama kong namamanata sa mahal na Senyor tuwing Biyernes. Arsobispo Socrates Villegas, mula nang ako ay maging pari, 25 taon na ang nakakaraan hanggang ngayon, ay ginagabayan mo at laging pinagtitibay ang aking loob. Hindi matutumbasan ng iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa akin at aking pamilya kahit nalayo ka na sa amin. Kung mayroon man pong pari na sana man lang matularan ko kahit kaunti sa kabanalan, karunungan at katapangan, ikaw na po yun, wala nang iba. Salamat sa ating mga obispong naririto ngayon. Salamat sa butihing Panginoon. Ipinakita niya ang makaamang pagmamahal sa pamamagitan ni Cardinal Gaudencio Rosales, Cardinal Chito Tagle, at ngayon sa lubos na pagtitiwala at pagsuporta sa akin, si Jose Cardinal Fuerte Advincula. Nasa ibang bansa lang po siya ngayon, ngunit alam kong kaisa siya sa ating kagalakan, pagpapasalamat at pagdiriwang. Ipinagpapatuloy nila ang sinimulan ni Jaime Cardinal Sin na naggawad sa amin ng biyaya ng pagkapari. Cardinal Sin, alam kong magkasama kayo ni Mami. Kapiling ako sa masayang araw na ito. Patuloy po ninyo akong ipagdasal at tulungang maging tapat na pari ni Kristo. Ibig po naming makita si Jesus. Ito ang hangarin at biyayang ipinagkaloob sa akin ng Diyos sa mga nakalipas na taon. Salamat po sa inyong lahat. Kayo po ang naging mukha ni Jesus sa aking buhay. Ang ipakita si Jesus ang inaatas din na misyon sa akin bilang pari. Tinawag akong ipakita si Jesus sa aking buhay. Sana po ay sa abot ng aking nakayanan nitong nakalipas na 25 taon na ipakita at naiparamdam ko po sa inyo sa salita at gawa si Jesus. Patawad po sa aking pagkukulang o pagmamalabis. Madami po akong kahinaan at kasalanan. Buti na lang naririyan ng awa at biyaya ng Diyos. Tulungan po ninyo ako. Ito po ang aking pakiusap. Tulungan po ninyo akong maging banal at kawangis ni Jesus. Kanina pong komunyon,
kinanta ang isang awit na awit po ng aming klase nung kami po ay nagsuot ng sutana 35 taon nang nakalipas. Kinatha po yun ng isa rin naming kaklase at ang sabi nga doon sa kanta, tanging hiling, maging banal at kawangis ni Jesus. Ito ang ating misyon at paglalakbay, ang maging banal at kawangis ni Jesus. Ni sa guni-guni, hindi ko po inakalang mapupunta ako dito sa Quiapo. Sinabi ko na po sa inyo yon nung ako'y itinalaga. Marami po akong dinahilan, marami po akong tanong, marami akong pagkatakot. Ngayon, nauunawaan ko na po bakit ako dinala sa tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Sa banal na dambanang ito, napakaraming tao ang naghahanap kay Jesus. Napakaraming deboto ang nakatagpo na kay Jesus. Dito sa Quiapo, lalo kong makikita si Jesus. Dito sa Quiapo, lalo kong dapat ipakita si Jesus. Maraming salamat po, mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat po, mahal na Birheng Maria, San Jose at San Juan Bautista. Tunay ngang ang lahat ay biyaya sa mga may pananampalataya. Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Viva pong Jesus Nazareno! Magsitayo po ang lahat. Sa mga panauin po na mga sambayanan at mga kapatid kumpari, nariyan po ang ating mga kasamahan sa Quiapo na tutulong po sa inyo saan po pupunta, lalo na po sa Benedict Building. At pagdamutan po ninyo ang ating munting pagdiriwang. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Hindi ko po alam kung nararapat po ito, pero pakikiusapan ko po ang mga kuya ko po at tatay na obispo na samahan po akong basbasan po kayo sa okasyong ito. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa picture po natin, mauna muna po yung mga obispo, susundan po ng mga jubilarians, and then lahat po ng mga pare. Magsiyo po muna po tayo.
Jubilarians. Susunod po natin yung family, MB Ben Stop. Steady lang muna po kayo dyan. Susunod po sa mga pare, ang family ni Father at yung kanya mga special guests. Paki-assist lang po. Susunod po sa mga pare, yung family ni Father at yung kanyang special guests. Yan pong nasa first row. Photographer po tayo. Okay na ba? Okay na? Okay, yung family po ni Father at yung kanya mga special guests. Family po ni Father at kanyang mga special guests. Susundan po ng MBBN staff. Maring Pilipino, special guest dito na po sa harap. Father,
special guest muna po ni Father. Pakiharang mo, pakiano muna ng security para hindi po tayo magulo. May mga usher po tayo na magdadala po sa 6th floor, 5th floor at 4th floor. Okay, MBBN staff. MBBN staff muna po para po makatrabaho na po sila. MBBN staff. O sige, yung guest na muna and then MBBN staff. Yung guest na muna and then MBBN staff. Sige, MBBN stop. Pagkatapos po ng MBBN stop, Landmark Community. Standby na po yung Landmark Community, Greenbelt, and Villa San Miguel. Standby muna po, Landmark Community, Greenbelt, and Villa San Miguel. MBBN stop muna po. Lahat ng MBBN stop. Yung nasa harapan po, pwede po tabi muna po tayo. Yung mga ministry and organization, wait lang muna tayo ha, tsaka HDN. Wait muna po tayo dyan. Puunahin muna natin yung mga bisita ni Father. Standby, Landmark Community, Greenbelt, and Villa San Miguel. Okay, ready? Okay na? Okay, Landmark Community, Greenbelt, and Villa San Miguel. Landmark Community, Greenbelt, and Villa San Miguel. Landmark, Greenbelt, and Villa San Miguel. Dito na po tayo sa altar. Yung mga ministry and organization, HDN, standby muna po kayo. Tatawagin po kayo lahat. Landmark, Greenbelt, and Villa San Miguel. Dito na po tayo. Paki-assist lang po. Landmark, Greenbelt, and Villa San Miguel. Landmark na po ba yan? Landmark, Greenbelt, Villa San Miguel. Pwede na po kayo dito sa ibabaw. Landmark, Greenbelt, and Villa San Miguel. Punta na po sa ibabaw. Yung mga ministry and organization, HDN, standby muna kayo. Mukhang Greenbelt to. Sige, Villa San Miguel. Mga taga Greenbelt. Villa San Miguel, kung nandiyan dyan na. Magulo. Ano po ba yung Greenbelt? Greenbelt Chapel po ba to? Greenbelt Chapel? Okay, Greenbelt Chapel. Pwede po, paki-clear muna po para makapanik po yung iba. Para mapicturean po lahat, Greenbelt Chapel.
Standby muna yung Villa San Miguel tsaka Landmark. Villa San, ano muna? Greenbelt Chapel muna. Padaanin po lahat. Okay, paki-clear muna po yung harapan. May official photographer po tayo.